Magandang hapon mga kaibigan, andito na po ang programang Kamalayan. Lunes hanggang Biyernes po, alas 4 syempre, hanggang alas 5 yan, dito lang syempre sa DZME. Ako po si Joiz Molon na lagi nyo kasama dito at syempre ang dalawang mga kuya na kasama rin dito, si Kuya Tato at Albert Padlan. Magandang hapon sa inyong dalawa. Good afternoon, magandang hapon po, magandang Kamalayan po sa inyong lahat. Buenas tardes and welcome to, bienvenidos a el programa Kamalayan. Si Albert Padlan po, ito inyong lingkod. Tato. Of course, tayo ay kompleto dito sa ating programang Kamalayan. Ako po si Tato Malay na nag-iimbita sa inyo lahat na samahan kami hanggang alas 5 po ng hapon ngayong araw ng Lunes. At tayo ay merong mga pag-uusapan na very, very interesting, very relevant. Mm-hmm. Very important, very, I would say, well, sad in a way, pero that's life, that it cannot be controlled just by by anything. Or so, by anyone, di ba? By anyone. Or just the, not even the people involved. All right. Anyway, so samahan nyo kami. At dito nga sa ating programa ay marami kaming pasabog. Dahil kami ay merong mga nais i-share na medyo shocking in a way, pero sana ay maintindihan ninyo kung bakit namin pilit na binabahagi sa inyo itong mga aming mga naturingang pasabog na nga. Tinanggap ko na yung salitang pasabog. Dati parang nailang pa ako nung nasabi pasabog, hindi naman pasabog. Pero ngayon eh, oo nga, mukhang may ganun dating. Parang okay. Nakakagulat yung mga ganun. Unang pasabog ay, of course, so we would like to condole with the family of Francis, Direct Francis Xavier Pasion. Siya po ay isang batikang director, award winner sa mga indie films na nag-compete siya sa iba-ibang countries, no? And he had won Best Picture, Best Director. At siya ay pumanaw na kahapon. He moved on at the age of 38, batang-bata. At siya ay isang supporter. Sabi nga namin, siya ay talagang masigasig na sumusuporta sa Kamalayan. Kaya, he's a big loss to us. But then again, that's life, sabi nga natin. And we can learn from what he had done in his life. Alam mo, ayun ang gusto ko pag-usapan natin eh. Alam niyo ang buhay, 'di ba, Joyce? Mm. Ikaw ba, Joyce, buhay pa? Malamang, kasama na pa ako. Tahimik mo eh. For the first time, medyo talagang affected ako. Affected pero, ka? Oo. Sandali, ako affected din eh dahil masakit yung... Ano ba yun dito? Yung sinturong ko. Pati ba naman yung... Ibig sabihin mo ba? Pati ba naman yung sinturong mo, isisigwi mo dito sa... Hindi, kasi baka makita lo, nung ginagawa ko, kailangan explain ko na sa kasi kung radyo lang yan, okay lang eh. Kaya lang eh, may video ano tayo. Ano pinagkagawa mo dyan, Tato? Ano ba yan? Tanghaling tapat? Ah, hapon na eh. Okay, anyway. So, in other words, itong ang biglaan, no? In other words, out of the blue, it happened. And we never expected it. And of all people, siya pa, no? Isang popular na director. Yung, Ano yung Otwal? On the Wings of Love. Princess and I. Yung mga yan, direct yan. Tungkol sa yung batang anghel. Oo, Nathaniel. Oo, yan. Okay, so ang director nun. Isa sa mga director na yan. Isa sa mga director. Okay, anyway. So, what happened was something that was shocking in so many ways. Dahil bigla lahat kami, lalo na kami sa Kamalayan. Oo, na last Sunday. He would attend a lot of my seminars, our seminars. And he would even ask me kung kailan ako libre because he wanted to talk about his personal life, his plans. And we had several chances. Before the program would start, magkikita kami niyan in a place that minsan dyan sa Shangri-La. O kaya minsan malapit naman sa MRT na bago ako sumakay. So mga 2 o'clock, mga 1 o'clock ganyan. So we have at least 2 hours to talk about whatever he wanted to ask me. Mm-hmm. Kumbaga para ako naging spiritual advisor niya in a way. Mm-hmm. And somehow parang, wow,
Ganun pala yun. Ganun kabilis lang pala ang takbo ng buhay niya. But it's a soul, sabi nga natin sa Kamalayan, it's a soul's choice. Hindi yan nakakataka na kung mangyari talaga sa buhay ng isang tao kasi it's the soul who decides, okay, I have learned so many things and I have decided to move on. Doon na ako sa next life ko. All right. Parang pag nangyayari yun, pinaghahandaan na niya yung susunod na life niya. Kasi magpipilian na niya yung kung ano yung experiences niya sa susunod. Oo, kasi yung mga ano namin, mga plano namin, ay yung mga plano niya, na inaano niya sa akin. Talagang, first was he wanted to win an Oscar award. Ha? So, sa Hollywood yun. Mm-hmm. And then, so ang gusto niya talaga, siguraduhin na magkaka-Oscar siya. So he already was thinking of moving to Hollywood. Para lang makagawa ng mga pelikula na siguro that would involve him with productions talaga na nandun na. At least kasama na siya dun sa mainstream Hollywood. Ano. But then again, the soul decided, sige, gusto mo Hollywood siguro. Sabi, halika, nalilipat tayo sa Amerika pero mga nganak, papanganak ka uli. Doon. Ganun. Alright, that is what Kamalayan is about. But then, kung hindi niyo matanggap yung concept na yun, okay lang. Kasi kami lang sa Kamalayan, yun ang pagkakaintindihan namin. Eh. Pero, ang gusto ko na napag-usapan natin dito ng tatlo, no, ito ay isang eye-opener din for us. Three questions before you die, or somehow, kung baga, eh, nandun ka na sa bingit ng kamatayan. Ha? Or katapusan na ng world life mo rito. Kasi hindi naman tayo namamatay. In other words, bago tayo pumunta sa next dimension. Ang tanong dyan is, did I live my life well? Ha? Kung titingnan natin yung buhay ni Francis, I think he lived his life very well. I mean, to the fullest. He achieved so many awards. He received a lot of awards and yung mga films niya, yung mga dreams niya, na ano niya, kahit pa paano na-achieve niya, no? And he was so active in terms of, well, not only doing films, he was with television, and he was also active with his spiritual life. That's why he got involved with us, pati sa TAP, no? Sa Temple of Prayer. So, maganda ang kanya, ang perspective ng buhay niya in terms of what how he lived his life. Ang tanong ko sa inyong lahat, kayo ba at this point in time, are you enjoying your life? Alam mo, yan nga eh. Kahapon, ano, ano kahapon may nagsabi, ay naku, dapat pala enjoy na natin yung buhay natin. Sagot ko, ngayon mo lang napagtanto yan. Kasi diba, nung nalaman, yung yesterday nga na gano'n, oh, confirm, ganyan. Ang bata. Tapos may nagsabi ng ganun, dapat nga noon pa, 'di ba? So 'yun, yung kung kailan alam mo 'yun, yung kung kailan nakarinig ka ng ganyan, tapos yung may mga alinlangan, kabigla mo sasabihin na dapat pala enjoy life biglang ganun. Hindi na doon sa bandang huli ng buhay mo eh doon ka pa lang mag-iisip na sayang, sana ginawa ko pala yung mga gusto kong gawin noon pa. Ikaw, Albert, are you enjoying your life? No. To the fullest? Bakit hindi? Oo naman. I don't know kasi may mga, I think I'm, ako, my point of view, I am enjoying my life, but I'm also moved on to a different level na. From yung mga lectures natin last week about kompleto na lahat. So I'm focusing on that level na walang kailangan, hindi na kailangan humingi. You are sharing na. Sharing na. Yung complete na yung feeling na, hinahabol ko na yung point na yun, yung feeling na walang kailangan, walang kakulangan. At, well, yung, sa akin, walang, kasi ako, achieve ko na, ako feeling ko, achieve ko na yung overflowing na love and sharing at saka giving eh. So yung ganun. So pero yung feeling of hindi na kailangan, wala na kailangan, hindi ko na kailangan maghabol ng so many pesos, ganun, di ba? Yung kayamanan, dollar na lang. Ang ganun.
Yun, yes. So yun ang aside from that, I think I've ano, feeling ko na you know, na-achieve ko na yung mga gusto ko ma-achieve. Pero meron pang akong hinahabol. Siyempre, hindi naman tayo magsasabi na hindi naman tayo magsasara ng pintura. Gusto ko maabot yung point na ano talagang I have an idea of what that completeness feeling is. I have an idea of what of not lacking anything. Meron akong idea kung ano yung feeling na yun. Yung parang naglalakad ka lang tapos inoobserbahan mo lang ang mundo na wala kang personal concern na baka wala na akong gastusin, baka wala na akong ganong kitain, wala na din ang pumasok. Yung ganun, wala akong may idea ko ano yung feeling niyo. So hinahanap ko yon. Yung iniintay ko umabot yung buhay ko sa point na ganun. Okay. Actually, yun, hindi mo na kailangan pang magawa ng parang isang bagay na kailangan mong gawin para makumpleto mo yung feeling na yun, no, na buhay na. Actually, dito nga sa Kamalayan, yan ang pinag-uusapan natin eh. Because, di ba, sabi nga natin eh, if God is in you and you are living in the kingdom of God within, everything is in you already. So, in other words, wala lang kulang, sobra-sobra pa. Ang tanong is, bakit hindi mo na ilalabas sa buhay mo yung gusto mong, yung sinasabi mo nga naghahabol. Dapat hindi ka na nga naghahabol dahil nasa yun eh. In other words, bakit hindi lumalabas yun? Yun ang katanong ng karamihan eh. Ang point ko naman dyan is, Tato, kasi nanggaling ako sa point na na-achieve ko yung level na yung income, yung pera, ganun. Na-achieve ko yung point na ganun na medyo maluwang, ganun. So, hindi dapat ganun eh, di ba? Tama. So I'm working on moving away from that eh. So binabago ko yung kamalayan ko from that. Kasi okay, ginawa natin kasi dati, naghanap tayo ng trabaho na kumita tayo ng malaki. So nandun yung income. Yun yung ordinaryong paraan para mabuhay sa mundo. Yan ang nakagisa natin eh. Ang tinuturo natin sa kamalayan, yung kabaligtaran pala. Yung ganun, hindi mo pala dapat inaasa sa trabaho, sa kumpanya, sa ibang tao. Yung kailangan mo. Yung pera para mabuhay ka. Oo. Kasi nasa sa iyo na. In other words, kung maayos mo yung kamalayan mo, lalabas na lang yan eh. Bigla na lang from out of the blue, magdadatingan yan. Na hindi mo na hinahanap. Okay. Dahil dyan, kailangan nating hanapin kung ano na ang tamang oras. Ang tamang oras, alas 4:33 na po ng hapon. At dahil dyan, tayo ay magpapahinga lang saglit. Saglit na saglit lang po yan. Abangan ang programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyung pilit na pinalalabo. Sentido Kumon. Kasama sina Rita Gadi, Homo Bono Adaza at Attorney Vic Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating himpilan 1530 DZME. Sentido Kumon. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME. 1530. Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan at bago tayo magtuloy-tuloy, syempre kailangan nating magpasalamat sa ating mga kaibigan. Mga kaibigan natin dyan sa Sogo Hotel. Ayan.
At si Albert kahapon, hindi ko nakita, malamang nagpalamig to kahapon. Nasa Sorgo siya. Oh, hindi ko alam kung saan banda ng MRT ito ng Sorgo nagpunta. At syempre, kailangan kong pasalamatan si PO1 Jomer Sulit Sandro. Ayan, sa pa. Sa ito yung sa Makati kagabi. Maraming maraming salamat sa iyo. Hindi. Siguro kami ni Universe kagabi na saglit. Oops. Mm. Oh, yun lang, saglit na saglit lang naman. Mm. Hello, Pilar, Donor, at Jay. Ang natigasan naman kasi ako sa yung pinamalapit sa amin yung Sogo. Biglang ganun. Kalentong. Biglang bumalik sa Sogo, no? Hindi makalimutan. Nalalakad yun. Lalo na ngayon, napakainit, ano? Ang sarap magpalamig. Alam mo, parang today ang first day ng summer. Ganun ang feeling ko. Last week kaya ako nga nabanggit na yung summer kasi nararamdaman ko na eh. Mm-hmm. Although may lamig pa rin pero sabi ko hindi na eh. Summer na ito eh. Kaya sabi ko na-bring up ko na yung bakasyon. Hindi. Kasi siguro kahapon kaya hindi mo naramdaman, Albert. Hindi mo na-feel kasi nasa malamig na lugar ka. Ako kasi hindi. Sabi ko, 4 o'clock na. Bakit parang iba pa? Ang init pa din. Okay. All right. So, dahil doon, mainit ang usapan. Hello kay Christina Ledesma. At sa mga nakikinig sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po yung ating mga contact number pala ha. Yung send po natin 0925-338-1970. Kasi yung iba, hindi sila... Hindi sila. Ay, yung iba kasi hindi yung mga nag-tuning sa radio na hindi sila pala bukas ng FB. Hindi nila alam yung ating mga contact numbers. Ayan. Yeah. All right. Anyway, okay. So wag niyo ako i-text ng gantong oras, baka mabasa ko yung mga text ninyo. Oo nga. Pilara. Ayan. So sino pa ba ang gusto niyong batiin? Mamaya na pag ako ano, di sige to natin. Kasi in other words, mag-iisip pa tayo na mag-iisip niyan. O, teka muna, meron ako naalala. Happy birthday sa pamangkin ko kay Royd Molon. Ayan. Iho, ayan kasi etong batang to, nasa stage pa nang nag-iisip siya kung ano talaga ang gusto niya. Ayan, makinig ka sa ating programa. 19 years old yan. Alright, so tuloy-tuloy tayo sa pinag-uusapan lang natin. Sabi ko nga, because of what happened to Francis, sabi ko, I think we should discuss this, I would say, important 3 questions we should ask ourselves. At ito yung sabi nga, did I live my life to the fullest? Yan. Or am I living my life to the fullest now? Kasi hindi mo pwede tuldukan eh. Kasi hanggang buhay ka, tuloy-tuloy pa yan eh. Mm-hmm. Kahit ng anong edad mo, may mga ano ka pa rin dyan. Mga plano, mga ambisyon. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng sabihin mo na, ay matanda na ako. Hindi ko na kayang gawin yan. O wala na akong gagawin pa. Hindi ganun ang buhay. Alright. So, ang tanong nga is, did I live my life to the fullest? If not, why? Mm-hmm. Ano yung mga nagiging block mo sa buhay mo? Ano yung mga bagay na nagsasabi sa iyo na, wala, ganito lang ang buhay mo, kaya ganyan ka lang. Ayan. Manatili ka lang dyan, makontento ka na so, lang dyan. Kung ikaw nakikinig sa ibang tao at hindi mo sinusunod yung gusto mo, yung sarili mong gusto, eh talagang hindi ka mag-enjoy sa buhay na ito dahil pinapakinggan mo lang ang ibang tao. Hindi naman masamang pakinggan ang ibang tao. Kaya lang, paano na yung sarili mo, yung mga gusto mo? Ang alam kong hindi nakakatulong dyan yung ganun nga, meron kang inaasam-asam, meron kang dreams, tapos automatically may mga tao diyan. Naku, imposible 'yan. Ay, hindi pwede 'yan. Walang nagagawa, wala pang nakakabuo niyan. Okay, ay sasabihin mong itong gusto mong kurso, sasabihin lang sa iyo ng iba eh. Ay, bakit 'yan ang kurso mo? Ay, wala namang pera diyan pag graduate ka. Ayan, parang ako 'yan ah. Naranasan ko 'yan. At isa pa kasi halimbawa, meron kang inaasam-asam. Ginawa ko naman ng lahat, pero hindi naman nangyari. So na-frustrate ka na. Ayaw mo na mag-start ng bago, 'di ba? Actually, ang buhay ay puro risks. Puro adventure. Mm-hmm. Yan ang dapat natin tandaan. In other words, kung hindi ka wala kang adventure sa life mo, sa buhay mo, you're not living your life. Kasi, it's really doing something that would take risks in so many ways. Hindi pwede sasabihin mo na, eto lang yung kaya ko eh, eto lang yung safe ako na gusto ko dahil
sigurado na ako rito eh. Natato yun ang point ko na sinabi ko. May mga tao na kumokontra kasi sila playing safe. No, playing safe. At saka ano, hindi sila risk takers. Others, at saka ano, kung makasalita, alam mo naman pinagdaanan nila yung gusto mo na wala naman silang alam doon. So, pero napaka-authoritative kung magsalita. Parang syempre, alam nila lahat. Lalo pa siyempre pagka mga nakakatanda sa'yo magsasalita. Oo. Diba? Yung mga nakakatanda. kaya hindi ako nakikihalubilo sa mga yan eh. Kasi di ba sasabihin mo pa, oo, baka tama sila. Kasi tingnan mo, umabot sila sa ganung age. Oo. Hindi naman nila sinubukan. Okay, tamo, okay lang sa kanila. O, di ba? Mediocre ang buhay. Yes. So, yan ang mga tatlong dapat natin sa sarili natin. Bakit tayo hindi nabubuhay ng masaya or to the fullest? Hindi natin kasi sinubukan. Hindi natin sinubukan. Yung gusto natin. Inisip na pwede pala. Alright. So, kasi dapat pala ang tanong, ano ang makakapagpasaya sa'yo? Baka mamaya, hindi pa rin nila alam kung anong makakapagpasaya sa kanila. Kasi nga, remember, all throughout our life, when we were growing up, we were always being told by other people, ito ang gawin mo, ito lang, yan, huwag kang makinig sa iba. Yan. So ikaw naman, nakinig ka sa kanila. So, utu-utu ka. At saka yung, ano, yung first step talaga to, no, to go towards, go for your dreams, is realizing na pwede pala. Pwede to. Kasi you have to start from that eh. Doon ka mag-uumpisa kasi pag nag-umpisa ka sa, parang malabo ito, naku, wag mo nang gawin. Alright. Kasi anyway, malabo ka agad eh. Sige, so siguro marami na tayong nabigay na pointers dyan sa did I live my life to the fullest? Second question, kasi tatlo yan eh. Second question is, did I love? Ikaw, tanong yan sa sarili mo. Marami pareho akong minahal. Ba yung, ano, pareho ba sa ano yan? Marami akong minahal. Minahal ka ba? Ay, wala akong pakialam kung hindi nila ako mahal. Basta ako ang nagmahal. Ano ba yan? Kaya pag kinakanta ko yung To All the Girls I've Loved Before, feel ko yan talaga. Sigurado ka hindi To All the Girls I've Loved Before? Lahat. Ano ba yan? Yung love ba yan? Ano ba yan? Love ba yan talaga o physical lang? Hindi. Kung physical minsan, hindi natin alam physical kung ano talaga yung tunay na love na nararamdaman natin. Eh. Kasi akala natin love yun. Yun pala. Okay. Parang first love lang pala or parang crush lang pala or whatever. Ay, sa mga bata sa payo lang yan, di ba? Yung first love bata, crush na yun. Kami. Ay, sinabi ko lang yung mga kasama ko dito mga mga nakakatanda. Kasi, ang hirap kasi nung ganun. Kasi alam mo, when you actually really talk about love, eh, hindi natin talagang masabing alam na natin kung ano talaga tunay na love eh, until we are experiencing it. And when you can really say you have truly loved unconditionally. Oh. Yun ang kailangan. Teka, may question ako. Bakit sinabing first love? Eh kasi, ayun ang first time ka nakaramdam ng tibok. Ng tibok yan yung sa ano yan. Pag sinabing first love, yan yung sa partner, sa girlfriend, ganon. Ah, ganon. So pagka first love ba yan, ano, namamatay din agad? First love. Well, first love, sabi mo, first love never dies eh. Pero, of course, hindi mo nga masasabi na tatagal yan. Kasi, alam mo, pag bata, paiba-ibang isip. Eh, pag matanda na? Paiba pa rin isip. Wala na yung isip. Madaling makakalimutan na eh. madaling salita, wala sa edad yan. Ang galing talaga ni Albert. So, wala sa edad. Kailan ba tama at kailan dapat mag... Paano ba yan? Kailan mo alam na ikaw ay tamang nagmamahal walang, na? Walang edad yan. Hindi at saka walang tama. Ay, wala rin mali. Oo. Walang tama. Hindi, ganito lang judgment yan. Judgment call. Okay, ganito lang yan. Ah, sige. Paguluhin natin. Huwag lang natin. Basta ito lang ang palaging kwan. Basta hindi ka lang nakakasakit ng ibang tao at sa sarili mo. Tuloy mo. Pero the moment, kasi may tinatawag tayong bawal na pag-ibig. Bakit ba bawal ang pag-ibig? Eh, hindi nga pwede kasi nga may maraming mga... So, ibig sabihin, halimbawa, babae at si lalaki, parehong single, pero ayaw ng mga magulang nila. Hindi pwede yun. So, hindi pwede, bawal. Hindi bawal yun. So, ano, ang issue ngayon dito is, kung may nararamdaman ka, usually yun eh, yung may nakita kang isang tao, tapos
tuwan-tuwa ka nung makita mo siya. Mm. Tapos, lagi mo siya nauisip. Ang pinaka-malaking, pinaka-telltale signs dyan yan, bukang bibig mo yung tao, pangalan ng tao. Ay, si ganito, ganun. Ay, si ganito, ganun. Ako, napagkamalan ako stalker dahil sa ganyan eh. Kasi akala nila, talong ko kasi, pag meron akong nakausap, kilala mo ba si ganito? At lahat nung natanong ako, kaibigan pala yon. So, sinabihan siya na, ay, alam mo, kinatanong mo pa si ganito, kinatanong ka. Eh di syempre, ang dami na niya nakausap na tinatanong, na tinanungan ko. Akala tuloy, stalker ako. Stalker na, ka naman talaga eh. Hindi pa ba? Tato, stalker yun. Hindi, hindi ko nga, akala ko nga, hindi ako. Pero pag nagmahal ka, kung yun ka, naging interested ka sa isang tao. Tantado. Naging interested ka sa isang tao. Wala ka eh. Sabi mo nga, Albert, tama ka eh. Bukang bibig mo, yun lang eh. Siya lang. O, alam lang. Na alam mo yan eh. May mga, naku. So, ibig sabihin, isa pang tanong. Pag yung karelasyon mo, may, let's say, lala. Kunyari, ang relasyon mo lalaki. No? Kunyari. Kunyari, karelasyon mo lalaki. Pag, pag may bukang bibig babae? Ng, ang bukang bibig niya isang babae, yun at yun ang sinasabi niya. Bilib na bilib siya, ganun-ganun. Naku. Bato ka muna. Anong gagawa mo? Nawawala na sa sarili yan. Oh. Kasi ganun eh, yung, di ba, yung kay Tato, yung case ni Tato, ganun lahat, di ba? You're so interested about the person. Gusto mo malaman lahat. Okay. Kaya nagde-date eh, para you para can malaman. Magkaalaman na kung ano mga likes, dislikes, ganun-ganun. Kamusta kayo? Ilan ba kayong magkakapatid? Ganun-ganun. Strict ba parents mo? Gusto ko ng ganito. Ikaw ba gusto mo? Kung ayaw mo, ayawan na. Ganun ka. Ako, teka muna. Okay, kung bahala ka. Choice, Meron ako gusto mag-share. Kasi recently, nangyari sa akin ito. Sino naman to? Sino naman to kinawawa mo? meron akong crush noong pa. Hindi kami nagkatuluyan dahil she was still in high school then. I was already working. Stalker ka na noon. Pero sabi ko, hihintayin ko siya matapos ng college. Tapos doon ko siya formally nililigawan. Pero basically, pinupot na ako siya sa bahay niya. Tapos? Malinaw ang intention ko. Yung nanay naman, yun, welcome ako na, basta huwag mo lang guluhin yung sa pag-aaral yung anak ko. Hindi pa ba nagugulo nung labi niya? Hindi, hindi naman. Well, kasi hindi ko naman dinidate. Hindi. Basta pupunta lang ako doon at nakikipag-tsikahan. Nakikipag-alipan? Hindi. Wala. Until, sa harapan ng nanay? Nag-graduate na nga at nag-work. And then immediately, mga 1 year pa lang sa pag-work niya, nagpakasal na sa ibang lalaki. Ang natauhan ka agad. So in other words, okay, ganun, no? Tapos, okay, wala na. So sabi ko nga, tapos na yan eh. Nagpakasal na eh. Alam mo, she went abroad, she lived happily ever after dun with her husband and family. Itong Facebook, biglang nagkaroon na naman kami ng communication. Kasi alam mo naman, sa communication, common friends, mamaya, kita mo, nandun siya, friend ka niya, di okay lang. Pagkakita ko sa photo niya, di syempre parang wow. Anong naramdaman mo? Sabi ko nga eh, akala ko naka-move on na ako. Hindi pa pala. Parang andun pa pala. Kaya nga nung tinanong lang ako ng sister niya, kasi one time she actually nagbalikbayan siya rito eh, yung girl na crush ko dati. No? Sabi ko, do you still want to see her? Sabi ko, not anymore kasi... Baka hindi mo pigilan sa sarili hindi, mo. It hurts, you know. Sabi ko, hindi lang ako naka-move on nung umpisa. Baka hindi lalo ako maka-move on ng... Pangalawang ano eh. Sabi ko... May asawa pa siya? Oo, meron pa rin. Tagal naman. Oo nga eh. Mahasa pala. Yun ang sinasabi ko. Basta hindi ko nakakasakit. Eh, makakasakit ka pag nandiyan pa. Yun pala yun. Ang tagal na. Wag na lang muna. May asawa ba? Wag na. Erase na. Tingin na lang sa iba. May bago ka pang crush ngayon. Ayan, so balik tayo na nga. Sinasabi, about love pa rin. Ano yung pangatlo? Hindi, yun nga. No, yung ganito, yan. So, about love. Tapusin natin muna yung love na yan. Naku, kasi, walang katapusan yan to. Hindi, kasi alam mo, walang love. Walang katapusan kung usapin yan. Yung dapat natin matutunan dito, yung unconditional love. Na, eto, kahit anong mangyari, nandyan ka, wala kang iniisip na kapalit or yung kailangan gawin ng ibang tao para sa'yo. Actually, I've given unconditional love to a lot of people na hindi nila alam na mahal ko sila. Nararamdaman mo ba yun, Albert? Parang hindi natin maramdaman kay Tato, no? Hindi, ganun ako eh. Actually,
Tawag ko nung, Malay ko ba dyan? Tato, Malay ko ba yan? Hindi, kasi nga, ang kwan nga is... Sandali, kapag ka nagmamahal ka ba, paano ka pa, ay hindi, kapag ka kumupas ang pagmamahal, paano yun? Ha? So, hindi yun ang conditional love, di ba? So, hindi mo na ibigay dahil kumupas. Hindi, ano ka ba naman, dayo naman ang conditional sa magkupas. Ano ba yan? Sino ba yan? Oh my God, who's that? Yan yun. Anyway, so... Yung conditional love. Siya. Hindi ko kilala. Tinalang kinakita ni ano. So yung kasi sa akin, para sa akin, ang conditional love, mahal mo siya. Yung, in other words, ang gusto mo lang siyang, ano, gusto mo lang siyang maging maligaya. Kung basta may nagawa ka, na masaya siya, maligaya siya. Masaya mo siya. Oo. Yun yung take ko doon. Unconditional love. Child, di ba? Unconditional love yan. Kahit na anong pagkasuwail ng anak, mahal pa rin ng magulang yung anak na. Talagang itong mga iba, minsan may mga gulang talaga. Grabe. Ayun. Anyway, so, at I think, you know. Maganda. Did I live my life to the fullest? Did I love also to the fullest? Yan. Kasi, ang taong takot magmahal, yan yung talagang hindi masayang tao sa mundo. Parang si Jose Arisa lang na isip. Taong takot magmahal, hindi makita yung pinanggaling niya. Hindi bagay. So yun. Okay. Okay. Uy, yung rocker natin, siya pala talaga yung kakanta rito ah. Mamaya. basta gumawa ka lang ng ano, hakbang na mapakita mo na mahal mo siya. Whether or not may relasyon kayo. Ako, ang dami kong ganun. Ang gusto lang natin sabihin dito, whether it is with another person, same sex, different sex, opposite sex, no sex, or with an animal, if you want to have a pet. Alam mo kung minsan, ano pa nga ang tao, ang ibang tao sa aso nila o sa pusa pag nagmahal sila talagang kasi mga pets talaga malambing din sa amo. Loyal kasi hindi katulad sa tao na pwede sila talaga katakot-takot na lambing. So in other words, at least you have to have that kind of feeling in terms of loving, no? That loving feeling. Although kahit kuminsan nga walang feeling pero committed ka. So in other words, walang problema. Basta marunong kang magmahal, tuloy mo yan. You've lost. So that's the second question. Did you love up to the fullest? To the fullest. The third one is, did I matter? In other words, yung buhay ko ba rito, may saysay. Lalo na sa ibang tao. Did I make a difference in other people's did lives? Did I make a difference to, in terms of what I did, of who I am, of what I am, may kabuluhan ba? May nangyari ibang, ba? In terms may ibang terms lang ginagamit yan yung may universal contribution ba? May nakakontribute ba ako sa kapwa-tao ko? Sa universe, sa mundo ko? Yeah. May nagawa ba ako? Parang, babalik tayo, parang si Francis. Meron talaga siyang universal si Francis, contribution. Ito mo yung mga nag-ano sa kanya sa Facebook lang. Ang dami ko na nakita yung nagmahal. Tapos yung contribution niya, of course, marami yan. At, living his life. That's why, again, we talked about these three questions because in relation to Francis' death, in terms of, what happened to him, no? So, siguro, sa atin nga, kailangan natin talaga malaman ano ba ang dapat kong gawin para talaga maging makabuluhan ang buhay ko. Ano ba yung, parang, the more I think about it, kung ano yung contribution na nagagawa mo o sa society, sa kapwa mo, parang nakadikit yung sa did I love unconditionally parang ganun. Oo, di ba? Yun nga, okay. Apektado kasi sa first question, and second question andun yun Did I live my life to the fullest? Kasi galing, no? Kaya nga pag talagang sinuri mo lahat yung katanungan na yan, makikita mo saan ba ako nagkukulang sa buhay ko? Kasi parang, eto lang ba yun? Kasi ang dami nga sa atin Kasi parang minsan, sabi parang may kulang, hindi ako kontento, di ba? Parang hindi ako masaya, o ganyan, no? Parang walang nangyayari. Pag walang nangyayari, bakit walang nangyayari? Ano ang problema mo? Kasi wala kang ginawa. Ang problema, wala ka gawa. Ang problema mo.
Ano bang gusto mong gawin? Hindi mo alam siguro kung anong gusto mong gawin eh. Yun pa. Kasi di ba pag nagtanong, makakapagpasaya sa'yo, ang sagot sa'yo, ano nga bang pwedeng makapagpasaya sa akin? Hindi ko alam. Ganun ang sagot Ganun ba yun? Oo. So lumabas ka dyan. Pumunta ka sa labas, maghanap ka ng pwede mong anong gawin, di ba? Okay, kunyari, nangyari na yun, dapat mangyari, yun, ayaw nyo mangyari. What I mean by ayaw nyo mangyari, you are doing something because this is what your parents wanted you to do. Maging doktor ka kunyari, okay, naging doktor ka nga. Pero sinasabi mo na, hindi eh, mas masaya ako pag ako ay kumakanta eh. Ay, gusto mo pala maging singer. So, ang dami mo naman paraan eh. So, pwede ka naman kumanta. Kung gusto mo talaga kumanta, asa hobby mo na. Later on, kung talaga seryoso ka, eh, di gawin mo professional na yung pagkanta mo. Pumesto ka, or mag-recording ka. So, in other words, no one can stop what you want to do. Eh, andito na naman yung mga nakasubaybay sa'yo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, at kung sino-sino pa, kanta ka ng kanta, eh dati kang doktor, kumita ka ngayon sa pagkanta mo, anong nangyari sa'yo? Nonoy sunyig ka. Si Nonoy, di ba? Doktor si Nonoy, o. Hindi, maraming ganyan. May actually, sumakanta na siya, tinapos niya yung tinapos lang niya yung medicine niya. Medicine niya, oo. So, basta ang mahalaga, masaya ka, dito ako masaya, sasabihin mo, di ba, eh, enjoy ako dito, mas masaya ako dito, mas productive ako dito sa tingin ko, eh, bala kayo, ganun lang, di ba? So, sabi mo nga, may binanggit ka dati, parang, mind your own, di ba? Yes. Saan yun, nakabilang? Alright. Sa, ano yan? Sa, yung, sa science of mind. Science of minding our own business. Hindi, ganito yun lang yun. Alright, yung binanggit natin lahat, yung first three, the three questions, basically, all those questions would entail, doon sa kasagutan na yun, one word. What? Letter E ang umpisa. Three syllables. Ay. Para ka naman si George. alam ko sagot, pero sige na. Siret. Experience. Are you experiencing? Mali pala yung... Kasi lahat yan... God, we didn't nasa isip. Wala tayo rito. Dito sa mundo natin ngayon, dito sa buhay natin, wala naman tayo talaga dapat... Gawin. Kung hindi, ma-experience ang dapat ma-experience. Ano pa ba, Tato, ang hindi mo na-experience bukod sa iyong magpakasal? Pa. Marami pa. Eh, yung kasal, wala ayaw na yun. Ayaw mo na yun. Di mo na hindi yun. Problema yun. Kasi lahat naman ng nangyayari pagkatapos ng kasal, nagawa ko naman. Experience ko naman. lahat ng ano bago magkasal, na experience mo. Lahat ng pagkatapos. At mga natapos ng magkasal, na experience mo. Experience ko rin. Wala lang akong pirmahan. Pero na experience mo rin yun sa kasal ah. Kasi pari ka naman dati. Past life mo. Ikaw lang ang nagkasal sa kanila. ano pa ang gusto mo? Ikaw, Tato, ano pa ang gusto mong gawin sa buhay marami mo? Marami pa akong plano in terms of what I want to do now. No? Kasi hindi ito pwede masabi na, nagawa ko na lahat. I have achieved so much. I'm so successful. So tama na yan. Tapos na. Hindi. Dapat, the more ka, kagaya nga, iyan ang naging problema ko noon eh. I was so successful in my career in the entertainment industry na kung saan parang hinahanap ko yung kasiyahan na nadulot sa akin ng career na yun. Nawala na kasi hindi ko na ginagawa eh. O kung ginagawa ko, hindi na as successful as what I used to do before. And so parang sinasabi ko, ay nako, yung sinasabi nga na yung saying na mas mabuti pa nung unang panahon. Mas mabuti pa nung araw. Mas maganda pa ang buhay. Ganun. Pero hindi eh. Alam mo, tapos na yun eh. At doon ko nakita, sabi ko, my God, this is something that I really have to address. This success that I had, tapos na yan. Alright? Hindi na, I cannot dito ang tawag doon is hindi na ako pwedeng on that success no in terms of enjoying it. And so I had to forget everything. I moved to a different career path. Kasi kung itutuloy ko pa yung kwan at hahanapin ko pa yung gusto kong yung para i-duplicate ko pa yung success na kwan, baka ma-frustrate na nga ako in a way kasi nagawa ko na yung dapat kong gawin eh. And so, parang nagbago na yung panahon, parang
dapat iba na yung style na gagawin mo kasi yung dati kong ginagawa, hindi na pwede yan. Mm-hmm. Pero still, kung nasa same kwan. But I moved to a career path na parang sasabi ko, tapos na ito. So now, I'm trying a new thing. Then this is what I want to do now. And I'm enjoying it. And so, yun. I'm pakiramdam ko ngayon, mas nagiging masaya ako at this moment in time. Hindi ko sinasabing hindi ako masaya noon. Masaya rin ako noon. Lahat ng mga success ko nga noon, I mean, sa Facebook ko na lang ako pinopost para, okay, yan yung reminder, pero tapos na yan. Pero pag hindi ka pa naman sumaya, Tato, nakasama mo kaming dalawa ngayon. Alam mo, kung hindi ako masaya na kasama kayo dito, wala na ako noon pa. Yan, salamat, Tato. Ganun lang yun eh. No comment. Hindi ba? I mean, bakit ka magtataga na gawin ang isang bagay na hindi mo gusto o hindi ka masaya? Oo, tama. Kasi naman, dito naman, pinag-uusapan naman natin dito is to live in the now. Ito, baka makalimutan ko lang kasi may nagtanong sa akin, Joiz, magkano kinikita mo dyan sa pag-ngangawa mo sa radyo? Malaki. Agad-agad ang sagot ko, wala. Ha, bakit ka pa nagtsatsaga dyan? Gusto ko, masaya ako. Talaga? Parang laki pang hinayang. Talaga? Ay, hindi ah, marami mayaman tayo. Actually, malaki ang kinikita namin dito. Malaki. In terms of what money cannot buy, mm-hmm. It gives us the things that money cannot buy. So, masaya kami. Ah? In other words, yan ang mas importante sa buhay namin. Hindi nabibili ng pera ang aming kaligayahan. Hindi kayang tumbasan ng pera ang halaga ng aming kasiyahan ngayon. Yun ang importante. Pasahin mo nga ito. Oo, Katato. Masyado kinetic ang term na pasabog. Why not revelation? Medyo biblical nga lang ang dating apocalypse in Greek. But it's not that ominous. A translation of it is an unveiling. So in the spirit of those words, why not pagbigay liwanag? Si Benjamin. Pagbigay liwanag, natawa ako doon sa pagliwanag. Kasi parang meron isa alaala ko, maliwanagan ka. Katawa si Joiz. Maliwanagan ka. Hindi, kasi yan, ginagamit na lang isang kasama ni Joiz sa isang program din yan. Maliwanagan ka. Tama ka, Benjamin. Tama yung word na rin. Salamat sa iyo, Benjamin. Salamat gumagamit na nun. So siguro, we'll stick to pasabog na rin. Benjamin, try mo akong i-text at sasabihin ko sa iyo. 0923381970. Ano oras yung maliwanagan kayo? Kilala naman ni Benjamin yun. Oh, kilala ni Benjamin. Okay, sige. Thank you, Benjamin. Tama yan. So, okay. Binabasa ko ito, babatiin natin si Patricia Garcia. Ay, si Patricia? Ang ating OJT. Yung naging guest natin dito. Oo, nag-guest natin last week. Na cute na, nakatabi ni Candy na magandang, magandang bata. Maganda na, cute pa. Hindi, si Candy maganda rin. Si Candy maganda, yung bata, cute. Anyway, so sige, sana so may na, ano, sana may napulot kayong learnings. Magandang-maganda 'yon na food for thought 'yon for before we reincarnate. This is the things kaya ito kailangan natin tanungin sa ating sarili talaga. To recap. So ang tatanungin lang natin sa sarili natin. The first is did I live my life to the fullest? Did I love and did I matter? Unconditionally. And did I matter, no? Did I contribute to society, to the world? So hanggang bukas po, magpapatuloy tayo sa mga ibang mas matindi pang pasabog dito sa ating programang Kamalayan. So, si Albert Padlan po ito, hanggang bukas po. Thank you for keeping us company. So, tapos na naman ang isang oras ng ating programa. At tayo ay magpapaalam na. At, sabi nga namin dito, walang perang makakapagbayad sa amin na sa aming nararamdamang kaligayahan na mai-share namin sa inyo ang aming mga binabahagi dito. No? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. At ako naman po si Joiz Molon. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas pong muli.